great in our lives, O God. You are great in 2022, O God. Lord, this year, you allow us, Lord God, to hit the road of recovery. This year, Lord, we started to recover. And we believe, Lord God, in 2023, we will recover it all. We declare, Lord God, that we will close 2022 full of gratitude, full of gratefulness in our hearts, but we are grateful because great is the Lord that we are serving today. Salamat, Ginoo. Salamat sa patatayo na ibihimong ganako sa 2022. Lord, ang kabutan, mag-amazing na mukha ng ihimong ganako. Mga experiences, Lord, na nag-ihimong sa labo mag-overcome. But we believe that He who has the Son overcome it all. This morning, O God, we thank You and we bless You, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's give our best clap offering to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi mo na sa tabi mo, Happy New Year. Yun. Oh. Sige, kanamuwan pa rin yung katawan niya kay Katunga, Katunga. Ang ato mong reason, Katunga, Katunga. No, so, sige, hinga siya, Happy New Year. I'm happy that you are here. Oh, kagalilang puntag while I was contemplating the Word of God, while I was, because last night I dreamt of something, no, nakita na ako ang 2023, grabe ko excited. This morning, no, nahuman na ko ang akong outline, not outline, but upang the topics for January, no, this year 2023, I believe, and I declare that this year 2023 is a year of full recovery and restoration. Amen ba? Pagkakamilin mo na yung masaya. Sabihin mo sa katabi mo, this year 2023. Sabihin mo sa katabi mo, this year 2023. You will recover it all. Oh, yun, palapakan natin ng Diyos. Come on! Kapalulog ka, na ako mag-iwag na human from 2022 ba? Noong mauna na kaganina, while I was praying, Ego Lord, kung umalay magkakay, Ego Lord, yun, na umalay na ginag nino. Hindi pa kayo siguro ka lang, pero, no, basta sigurado umalay is the second advent. The first advent was, is, you know, his birth. No, atong December 25, we celebrate na ito, or dito mauma, ang angel na natawa sa Ginoong Jesus. Basta, kita we celebrated because of the event that 2,000 years ago, somebody was born and the one who saved us, no, from the curse of the law. So, karong puntag, ang ako, yung kulor, ang ako prayer, kung bumalik ka, palihog lang yung taon, ayaw sa Pasko, sa New Year, kahit taghang, di taon. Tanaw! Alam mo rin niya itong tao na rin, diba? Sabi na itong na-rapture ang itong hali. Niya kita itong nabilin. No. Di ba kay, nagtatang pinapasunod ng pulo, dumayo lang yung bangko eh. Oh, so, pero sige lang kayo, because that is part of the celebration, no, ang awal na itong kasayahan sa itong mga kaisunan na muli sa probinsya, ang awal ay mabisita, so, it's totally fine. Di mo po rin yung nanak at kruwe ng inyong basta ang hangyo na natin, ayaw lang yung valid words sa December 24, 25, 31. Yung duwan, yung particular day, magkakabal nito. It's just a joke. But even this morning, I would like you to watch this video. A proof that our God is great God. Usa ka, kamangha-mangha. No, it was, I think, 7 years ago, no? 9 years ago, okay? Nakita na ako na paunsa kami nagroso ang Ginoo.
Hinahin ka dapat milagroso ang Ginoo. Oh. Mo na karon ko ito excited ko. No, gusto na ko personal na dalhin. Nagalina na human ako ng upat na topic na ako for 2023 sa January for Sunday school. No, na ako ang akong upagin is full recovery and restoration. That was the revelation that I got from God just this morning. So, kung punta ka, hindi nyo ba sa Espiritu, although hindi ito ba mangyari, pero I could really see, no, I could really say na grabe yun ang kamaayo sa Ginoo. Ingay mong katapag, maayo yun ang Ginoo. May ba? Kung yan, karong ko yung ito yung nag-hanginan ko, yung madawatan ang Diyas Ginoo. Amen ba? Kaya nyo yun! Yun! Let's watch this video. Umakyat na sa 274 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. 339 naman ang naitalang sugatan, habang 279 pa ang nawawala. Marami sa mga nasawi mula sa bayan ng New Bataan sa Compostela Valley na sinalanta ng flash flood. Kwento ng ilang residente, naghahanda na raw silang lumikas nung biglang rumagasa ang tubig galing sa bundok. My report, si Jiggy Manikat. Madaling araw kanina nang mapasok ng GMA News at News TV Quick Response Team ang daan patungo sa New Bataan sa Compostela Valley. Kahit madilim, bakas na bakas na ang pinsala sa pagdaan ng Bagyong Pablo. Pero lalong nalantad ang pinsalang iniwan ng bagyo nang unti-unting lumiwanag na. Kahit saan tumingin sa bayan ng New Bataan, walang nakatayong puno ng saging na siyang pangunahing pananim at pinagkakabuhayan ng maraming mga residente rito. Hi, I'm Jean Riatasa. I'm 26 years old. Isa po akong survivor ng Bagyong Pablo way back December 4, 2012. I was 16 years old the time. Isa po ang pamilya ko sa naapektuhan ng sobra. So, 23 po yung nawala sa buong family ko. Tapos, 5 kami magkapatid. Din the time na nasa evacuation center kami. So, ako lang po ang nakasurvive the time nung nasa center kami lahat. Pagka December 5 na po ako, na-rescue sa bahay na yon na napadpadan ko. Then the time nun, agad na din akong dinala ng mga sundalo sa hospital. So, na-hospital po ako sa Tagum City. Sobrang ano na po talaga ako, critical kasi mas grabe po yung tama ng ulo ko that time. Then, nag-decide na po agad yung mga doktor na kailangan akong kalbuhan agad kasi nga sobrang lala na. Then, pagka kinabukasan nun, agad na nag-declare naman yung doktor na need naman akong operahan. Tapos, isasalang na agad ako that time nun sa operating room. But, praise God kasi hindi siya natuloy dahil na nailabas ko lang yung mga nainom ko sa baha. Tapos the time, nagsikap na lang po talaga ako sa mga kasamahan ko sa ward na makahingi ng pagkain para makasurvive din sa hospital dahil wala ngang nag-aalaga sa akin. 2 weeks pa na laman ng mga relatives ko na nabuhay ako. Ang bilis lang din ng recovery ko sa hospital, hindi ako nagtagal. So ang bilis lang din hanggang nakalabas na ako. So nung nakalabas na ako sa hospital, masaya po ako. And then, hindi ko na po hinanap yung pamilya ko sa mga relatives ko kasi kami naman din lahat nagluluksa kasi hindi lang naman din ako yung nawalan that time. Then, iniisip ko na lang po yung pamilya ko na nag-abroad para hindi ako mas lalong masaktan at mas matanggap ko agad-agad. Sobrang thankful lang din ako kay Lord kasi hindi niya inalaw sa akin ma-depress ako or ma-down or magmukmuk na lang ako sa isang sulok. Mas trinabaho na ni Lord yung heart ko that time at yung ano ko, parang pinaintindi na ni Lord sa akin yung mangyayari. So parang mas pinili ko na lang po talagang maging masaya that time. So nung time na naging okay na ako, so
parang mas ginusto ko na lang talagang mag-enjoy sa buhay. So ang ginawa ko po, ala, inom, tapos ng barkada ng mga ano, ng mga halos mga lalaki yung mga na barkada ko that time. Hanggang doon ako natutong mag-inom talaga. So hindi ko pa talaga kilala that time si Lord. Wala pa talaga akong relationship sa Kanya. Ang meron lang sa akin noon is magtiwala sa Kanya. Yun yung natutunan ko lang din sa buhay ko na magtiwala. Pagka mga ilang buwan, nawala na naman din ako hanggang napunta na din ako sa Manila that time. May nag-invite din sa akin sa church. Tapos that time noon, sige lang ako, parang go the flow lang ako. Sige, try ko lang. Gusto ko lang mag-ano, gusto ko lang itry. Tapos ayun, parang doon na nagsimula lahat na bumalik ako din sa kanya nung nandoon pa ako sa Manila dahil nag-work ako doon. Doon ako mas nakilala at doon na din nag-start na kinukuha na nila akong mag-share. Hanggang pag-uwi ko nung April dito sa ano, sa Davao, mga 5 months noon, nawala na naman din ako that time. Parang okay, parang naano ko na naman, binalikan ko na naman yung pag-iinom. Kasi parang yun lang yung ano ko eh, parang yun lang yung happiness ko, mga friends ko, parang nawala na naman din that time noon si Lord. Tapos nung time na yon na may pinarana si Lord sa akin that time na nag-COVID ako, nag-positive ako sa COVID, parang yun yung time na kailangan ko nang bumalik sa Kanya. So nag-pray ako kay Lord that time na, Lord, bigyan mo ako ng tao na makabalik ako ulit sa'yo. So ayun, binigyan ako ni Lord ng someone na parang ang bilis lang din ng communication namin, sila Ate Che at si Kuya Jan, mga Labrador family. Hindi lang ako dinala ni Lord sa bahay nila. Dinala nila ako sa mas malaking tahanan ni Lord. Yun ang the word for everyone Davao. Yun yung way. Tapos the time nun, sabi ko lang, sige, try ko lang. Try ko lang. Yun lang talaga yung sinabi ko sa kanila, try ko lang. Tapos yung try, pagtatry ko pala, iba na pala yung ano eh. Sabi ko, ano bang meron dito sa simbahan na to? But ito yung naramdaman ko. Grabe yung iyak ko. Tapos hindi ko mapigilan that time yung sarili ko. Basta umiyak lang ako noon. Sabi ko, Lord, simula ngayon, magkukumit ako sa'yo. Ma-overcome ko yung trauma ko na takot ako sa kulog at kidlat. Sobrang thankful ako sa four months ngayon, na-overcome ko na yung trauma ko. Kaya ko na talaga siya kasi isa yun sa way na nagtiwala talaga din ako kay Lord. At isa din sa ano, sa na-experience ko is yung ano, yung sa retreat. Kasi the time noon, excited ako eh. Excited talaga akong ma-encounter the time si Lord. So hindi ako kumain noon kasi sa sobrang excited ko, wala na akong ganang kumain. Doon ako mas maraming na-realize nung pinako na si Jesus sa cross. Parang hindi ko siya kayang tignan that time eh. Parang nasasabi ko sa sarili ko na, grabe, ang daming sinakripisyon ni Lord para sa atin. Tapos ako, ang dami kong reklamo sa Kanya, ang dami kong doubt sa Kanya. Pero si Lord, kahit minsan nakakalimutan ko si Lord that time, but si Lord mas lalo akong minamahal, mas lalo niya akong ano eh, pinaparamdam sa akin yung pagmamahal na bilang isang anak. Tapos parang bumubulong si Lord sa akin na kailangan mong magpatawad. Kasi huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi mo kasalanan lahat eh. May dahilan. Kaya isurrender mo lang lahat sa akin. Maniwala ka lang. Parang yun yung inaano ni Lord sa akin. Parang, okay Lord, I submit all. Isa din sa talk ata yun ni Pastor Bryle, sabi niya, yung purpose at saka yung identity. So minsan kasi sa sarili ko, nakakalimutan ko talaga yung dahilan ko kung bakit ako nandito sa mundo, kung ano yung purpose ko. Yun yung parating nakakalimutan ko sa sarili ko. Isa talaga sa na-realize ko lahat, yung greatest talaga na teacher sa buong buhay ko is si God. Si God talaga. And pangalawa, yung parents ko. And then yung pangatlo is yung sarili ko at experience ko. So parang isa yun sa ano eh, sa na-realize ko din nung sa retreat. And simula nung retreat na yun is nag-message na agad ako sa mga relatives ko. Kahit hindi ko man maramdaman yung sorry sa kanila, but still, yun eh, yun yung pinaramdam ni Lord sa akin na mahalin mo sila.
kasi pamilya mo sila. So, yun, okay na kami. I'm so happy dahil sinurrender ko lahat yun kay Lord. At isa din sa prayer ko right now na mas hubugin pa ako ni Lord lalo, mas gamitin pa niya ako lalo para mas marami pa akong mga kabataan ngayon na matulungan lalo na sa mga pinagdadaanan talaga ng mga mental health issue. Kasi para maiwasan na po yung mga depression at saka yung mga suicide. Sobrang thankful lang po ako kasi may mga 10 tao na po akong natulungan. Parang sila na po mismo yung nagme-message talaga sa akin kasi nanotice na po nila kung gaano nag-work si Lord sa buhay ko. So, sa lahat ng mga nangyari sa akin at sa pamilya ko, I proclaim that I'm so blessed, I'm so thankful, and I'm so grateful sa lahat ng mga nangyari sa akin and sa mga taong patuloy na naniniwala at iniintindi ako at minamahal ako. Maraming salamat. And ngayon, hindi ako titigil ibahagi sa Lord sa ibang tao at kahit saan man ako magpunta, hindi ako titigil. I have decided to follow Jesus, no turning back. And thank you and God be praised. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. Lord, we have seen how great you are in the life of Jean. And we continue to believe that the best is yet to come for Jean Rhee Tayasa. Maraming salamat, Lord, sa buhay niya. And we thank you, Lord, God. We thank you for that wonderful testimony that will encourage us today to go on, to continue on what we have believed. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Power na rin, no? Nasaan si Jean? Where's Jean? Ay, sige, tumayo ka nga, Jean. Tumarap ka sa kanila. Yan po si Jean ngayon. Diba? Grabe. Thank you very much, Jean. That was a powerful testimony because out of 28 kayo, no? 23. Ikaw lang yung nabuhay. So, ibig sabihin niya, 22. Missing, sabihin na natin, wala na, of course. No, so, biloy mo ha, buong pamilya, missing. Tatay niya, nanay niya, limang niyang kapatid, nawala. Not that easy, no? Kung himuhang hula-hulamang pag-aliyo, dilikip siya sa'yo. Kapag hita mo sa'yo, tinabuhi. But, God is faithful. Sabihin mo sa katabi mo, He is faithful. Kaya tanaw ni mo itong yan testimony ba no? Nakurot yan buho. Yan, imagine na mo. Katong time ba na naging struggle si Jean dito sa baha. Di rin ako ma-imagine ang trauma. That is why grabe ang iyahang giyagina. No, nangita siya o somebody na dapat sa iyahang. And even the relatives na nabiling, no, wapon kay tagan po sila nawala na membro sa pamilya. That is why it's very important to understand why God allowed you to be alive until today. Muna nga niya itong pinabuhi, may ubang nito na ako inamin na pinakabisis ng pastor, gusto ko maghiko, gusto ko. Alam ko, ma'am, yung tao, more than 1,000 people in the whole world today, thousands of them are praying that the Lord will extend their lives because they have terminal illnesses, most of them cancer. Kunya, ikaw, matiguma ka na, tapuso ng pinabuhi. Tingnan yung katapat, ayaw yun paghuna-hunaan na ako. Ha? Bahala na, kumalik ka lang ng inyong wakay, uyab, okay na kita. Okay na lang. Pasabi ko. Matigunan lang kayo ni Pastor, lang kayo. Duaw na ko. Ha? Okay na lang, basta kay ang kinabuhi,
nakapuntang iya sa Ginoo, all is well. Amen ba? Inya yung katapat, I am okay today. Kanapa? Kinahanglan masaktan nato ng pag-ayo because there are people out there. They are even willing to pay millions of peso, even dollars, just to stay alive. Kung yan, ikaw, tapos mo siya kung galing mo na, wala ka na eh. Kung ano yan ang ginabuhi mo eh. Kung wala ka ni meaning, wala ka ni kabuluhan. That is why it's very important. The purpose-driven life of Dr. Mick Wangan will teach us to discover our purpose. I highly recommend that book. You read that book. Don't know what on earth am I here for? Grabe, how many times I read that book? Makita niyo ba na mapanahon na discouraged kayo? But when you read that book, you will start to understand your purpose in life. Pero yung out of 23, si Jean lang ang nabuhi. Ha? Grabe, imagine niyo out of 23, ikaw lang ang nag-survive. Big sabihin, Jean, dako kayong plano o bindot ang mga plano sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Ayaw din na sayangin, Jean. Ayaw din na sayangin. Itong gingunin mo, I decided not to follow Him, not turning back, not turning back. Yes. Ingon ang scripture. He who has the Son overcomes the world. Tungkol kay Jean, na ay pagtuo niya sa Ginoo, no? Naka-overcome siya sa iyang mapangitabok sa kinabuhi. Importante yun na ay Ginoo. Dili lang nakaila sa Ginoo. Kahit tanang tao nakaila sa Ginoo, pero dili tanang tao anak sa Ginoo. Ingat ay mo tapat, ikaw, kahit isa kang anak. Ako, anak mo ni Tiforcio Juarez. Bitaw, nagtanaw ko sa testimony ni Jesus, barangay ko ko. Gusto na pabalikan because I was there to meet Pablo after the one. No, I went to Katigil for several times. I even celebrated my birthday there during that time. No, sa Pablo. Kita niyo na ako, takang kayang manamatay even in Katigil. But you know, naay mga tao nag-survive pa rin yung Jesus because naay purpose ang Ginoo. Ingay mong katapat na purpose ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Oh. Conquer 2022. Sabi mo sa sabi mo, I conquer 2022. Oh. Katapat mo, Diyo, dinig ka convinced, pero sige lang. No? It's one way of thanking God because you have overcome 2022. Naghahagulo ka problema niya iyan. Pero ang Ginoo niya, ang bottom line niya, hangtod ka ron, buhi pa ka. Hangtod ka ron, naging hawa ka. Hangtod ka ron, wala ka nag-struggle. O praise God sa uban niyo na hangtod ka ron, wapag yamoy maintenance. Hilo pa ko na nangangiti. No, masama na ito. Conquer 2022. That's the message that I'm going to share with you today. Ano man, because it's very important that we will end up 2022 with a bow. I conquer 2022. Regardless of kung sa'yo nahitabo sa 2022, ang importante, you survive. Na-mention ni Jean ka kanila na dito git siya natauhan ka itong na-COVID ka, no? So, pariha ka ito. No, welcome to the club. No, I'm also a certified COVID severe survivor. No, in 2021, last August. Muna ka makita rin kung rapid itong COVID. Na yung mga tao na italaw sa inyo magka-COVID, no, baka makamins na mga lagad sa iyaha. Sama sa gigon ni Jean, no, katong nag-COVID siya, naay ihimo ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Naay mga crisis sa iyong kinabuhi na ginalaw sa Ginoo
because he wanted to convey a message sa akong pinabuhi. Gusto niya na ma alin kumakanta. Gusto niya na makamantatawa. No? Makamantatas kamatuuran na most of our time in this life, we squander an eternity of doubt. No, manapang ato siya sa kusipusika at kusipisayana like the prodigal son. Conquer 2022. Thank you, Jesus. No, that's the title of my message this morning. I will always bring glory and honor to Jesus for all the good things that He has done. Even the things that He allowed us to experience, we have to be thankful to Him. Now, 1 John chapter 5, verse 3 to 5. Let's look at the screen. If you don't have your Bible, no, pero since nanyan isi, si former Senator Manny, no, nagkanaulawan sa to ato, kaya wala tayo dalang Bible. Kunya, iyang Bible nito sa din sa nahurot, natagdala niya sa dapo. Kunya, pag-anhin niya, wala yung mingin yung Bible. No? So, magdala na kita. 1 John chapter 5, verse 3 to 5. Okay? I think it's already on screen. Loving God, verse 3. Loving God means obeying His commands. Okay? So, hindi pwedeng sabihin natin, ay, mahal mo ang Diyos. Pero hindi ka naman nakikita sa church. Mahal mo ang Diyos. Kabalo mo ginaginong pastor, baka love mo natin siya. Oh, ba? Pero sa tinuro lang, ikaw lang ito, kaginyong mga kabalo. Ano bang tao, wala kang kabalo? Yung ginigalan mo, wala kang kabalo. Ano man? No? Kaya, sikreto, hindi yung relasyon sa Ginoo. Wala yung nakabalo. But even in loving God means obeying His commands. And so many commands in the scripture. And God's commands are not too hard for us. In other translation, it is not burdensome. Because everyone who is a child of God conquers the world. Hallelujah. O, kanain mo tapat, kanawanin mo tapat. Kanak na nagbuhay conquers the world. Amen ba? Muna ba lang makamutan na wala niyong tapat? Hindi ka gamay. Sinipa gamay niyo ba? Sikira na magarunin mo sige tapat. No? Ya wala kayo muna nila. Ingay mong tapat, you will conquer the world. Ano ba ang makingumang ka na you will conquer the world? Because every child, take a look at this, not every person, not every, you know, every individual in this world conquers the world. Manamuman na ganun pagkamatay, nayuban na daghang maato sa lautan, ano ba? Because they are not yet the child of God. Ang maka-conquer lang sa kalimutan, maka-overcome lang sa crisis ng sa reality, are the one who has the child or who has the Son of God in his life. Ang mga lili-anak sa Ginoo, di ba? Wala yun sila kakayahan na maka-overcome sa mga butang nini sa kalimutan. All the struggles, muna mo resulta yung sa kaprayanan ng awa, yung mag-asawa. Mo resulta yung kulang. Ano man? Because Jesus is not in their minds. Mo resulta yung gamay ng giyawayan, pumpis lang ng giyawayan. Kaya pana si ipislit sa tunga. Ang asawa si i-arrange ikan sa ubos. Antol mo gawas, ang pumpis. Magsigiyaw-yaw ang asawa. Ba'y tinatakatuhin kami niyo pag-ipag-bislit sa toothpaste baga kung ka nakabalo? Diba? Ano ba kung nakabala? Ang magkasaro, kami ba mag-bislit sa tunga? Puro niyawayan ba no? Puro niyawayan. Sabi ko ang mga asawa, mag-away siya sa kanya. Ano ba? Ako bang banag asawa, mag-away siya kay? Ako na namin kagalong mong laba.
strong. Nama, ang mana mo naman nababas doon? Kaya nga sa ako, nagpamanik yung pinikil mo. Puspusa mo na. Doon na ng pastor kami sa iyo. Sa iyo, City. Ang among mga sinigyan, among mga libro. Yan mo yun ang mga pagkama, pastor, mga gusto. Ano? Maglapangga. Hindi mo natrabaho sa pastor na maglapangga. Hindi mo na po, ako'y ganun lang tennis, ako'y ganun lang basketball. Tanong mo rin yun, nadaghana na ko ba? Kung yan, kasama mo yung dragon. Pero ano ba, yung labangin natin na doon, kaya ganun na. Mukha na lang na si Pastor Jose nga, labang. Ayaw lang mga hihihihi, lahat ang tao. Ang mga salingan na to, katong mga maritis na to, mga salingan, no? Na mga mimpo na to, si Gregory, ba? Na mga hihihihi, di ba? Labi na ako mga hihihihi, at mga nerver, so lahat ang tao. Si Pastor, ninawa itong dinlabada mo. Oh, pero, kapit yung doon mo lang ba? Enjoy mo ito ba? Balon mo lang ito? Karang hangit naman mo lang buwang kusin-musin. Salamat sa mga donors na. Tungkol sa hangit, hindi na ko makabalong. Sila na lang ni JD ang mag-partner sa laba. Labing pang yun, di ba? Kanagang mag-partner ang banat na sama. Labi na gano'n, maniligay, di ba? Magluto si Mrs. Si Mr. Maginyo sa siya, ano ba? Iyan, kapitata. Enjoy siya na naman. Ako ay ginoo. When you do it as if you are doing it for the Lord. Hindi pa ka kinsapa, ano ba rin ka dapat magpagulbul? Because even the commands of God are not hard. Alam burdensome. Ang mga kuman sa Ginoo, hindi mo sa Jesus, na naman, lalo na ito si Lord. Kamu mga patanon na niya, sino mga patanon? Pati ang pariyong klas na mo. Mga patanon. Pag sigurun mo pag sa inyong ginikanan, mangili yung balay, di ba? Maglabas sa inyong mga underwear. O alam naman, si mama, pag yung si papa maglabas na, di ba? Yung dalaga ng itawan mo, di ba? So, pagsukuhan mo na, snap! Ang imuhang rin dito, nagkaway-kaway na. So, paliho, sabi na para di sa mulat, ha? Yung, bagul mo rin ka. Pero may gusto mo, naalis. Dapat higing mo, talagad mo. Kung lati mo yung mama at papa, ilig ka man, yaw-yaw. Sorry, brother Tata, wala niyo mong panapak na matanong. Ikaw lang yun niya sa likod akong pants, bro. Dito, lalo na ito sila, di ba? Pura kong kita, ako ha, ako lang mismo. Bisa kong siya kong pinatrabaho, pag nga akong mama, manawag na kay, wala na yung no, ang ilang sundanan siya ng bukas, pagiging ko na ang tingo, hello, 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 hello. Pagsunod siya rin, buwanan na kumangon. May punta kaya, Huwagin ko na, manapag yun ang sabuha. Kaya anak man ko, eldest man ko. Kung yan, hindi ko po yung nabigod sa punta niya. Mama, hindi na ako nito maganda. Lima na yung lansya ko. Ano yung niyo kumili? I cannot do that. Nga naman, labo na ito ko, mama. Labo na ito akong ginigalan, di ba? Lagi na sa mga anak nini na may mabinitanan, ulyanin na. Sige, balik-balik ko panawag sa iyo. Eh, magpapalik ko grapes. Magpapalik ko prutas. Ano? Sabi mo, lagi ka din si Jim, pero kung isipot ka, lagi ka din si Mag-Yaw-Yaw ka. Pero ako imanik sa mga Kristo. Ano imanik sa Bible? Kung lamin mo, imong ginigandan, kung lamin mo ang Ginoo, hindi ka magreklamo. Eh, nang ba? Nang nabansan niyo, alin ang gagawin niyo? May mga pastor, kaya buta dyan yung mama, at ang mama palahubog, mamulata pag yun. Morning, may dada. Ano ba? Sige lang. Wala nang ikon sa Bible na honor your father and your mother when they are good. When they are bad, no, kill them. Wala!
Sige, pagkipala sa Panginoon mo na hindi mo niya na ulatahan mo yung papa tungkol kay palahubog siya. Tagalang kita sa kanyang kukunahan kita. Wala, di ba? Because the bottom line of everything na itong ginahimo niya sa Ginoo is that we love God. Amen ba? Ingon din niyo, because everyone who is a child of God conquers the world. And this is the victory that conquers the world, our faith. So the one who conquers the world is the person who believes that Jesus is the Son of God. Ibig sabihin, in other translation, not only believe that He is the Son of God, but He has a relationship with Him. Not a relation. Hindi man imahal. Lisod magmangayo sa Ginoo kung wakay relasyon. Tisingin na kung gawas niya, niya na kayo makintang tao niya na datoon, niya may mga nalagay sa iyan na, Sir, may pagkwarta rin. Pampalit ang upan. Niya, may mong dato ay pagpariyan ni Pastor Brian Nana, ang itsura. Ito katuhuan, ikato ka, pero may relasyon. Muna ayaw mo siya ipangayaw sa tao na huwag may relasyon. Iba? Kaya tawag niya na lang, tolicitation. Kung wala yung relasyon, kaya mangayaw ka, tolicitation ng tao ka na. Tulis ba? No? Naalan ko na sa sigyan ng obanobang kay senador, ay, grabe. Tananin mo mga amigo, no? Nagagang sukri, hanggang sito. Pakasukri po rin ang tolicitation. You know, when you are in God, klaro na siya. When you are in Christ, ibig sabihin, you belong to the family of God. You overcome the world. Wow! Na ay translation na kung itatawag. For whoever, not the Greek says whatever. In the Greek, it says whatever is spiritually conceived and eventually born by God will overcome the evil influence of the world. Klaro kayo sa pag-explain, no? Tanggungan na tao din hanggang Kristo Jesus na lang ay Kristo sa iyang inabuhin, He will surely overcome the world. So, hindi kinangan magpakamatay. Hindi kinahanglan mahawalan ang paglago. Tungkol kay anak ka sa Ginoo, kung anak ka sa Ginoo, dahil ka paglago niini na kinabuhi. Dahil ka pag-asa. Patayin mo lang sa patampo. Muangkot talaga kinangimuhan kabigas sa kinabuhi. Diba? Pastor, hindi naman yung kapitas, kipitas na naman ako dinamuhi ang hindihan. Wabot na gina, kulang na lang. Sa gagawin mo nga, nagnalilihain na lang, kulang na lang. Oo. Huwag mo lang yung ginagadya sa mga nagdali. Kaya mga nagdali, pangin na. Kaya mga mga paninig na ako. Pag-ugin ako, talented pag-ugin ko, kuya magdali ko. Sa saan na ba sa nagdali? Nagdamanin. Di ba? Ayaw ba? Ang pakita na kuha ko. Grabe na kayo, kilig na ba? Mura na lang magtihan, mura na lang magtihan ko 5,900 days. Kuha ko niya. Ako'y kaginig lang lagi. Kita kami guwapo. Pambilyon niya. Iyan na diskubrihan na. Dinigeta ng guwapo. Lagi. Muna ka po mga babae. Ayon mo kung yan sa aking mga guwapo-guwapo. Ay dinigeta ng guwapo. Lagi. Ang guwapo. Nabasi. Eventually, you will overcome the evil influence of the world.
Not just the word, the world per se, but the evil influence of this world. You will surely overcome. Promise na sa Ginoo, pag-alag ka sa Ginoo, you will overcome. You will triumph. You will conquer the world. Why? Because you are the Son of God. That is the promise. Hindi tao may promise na Ginoo mo mismo. Una mo natin mga struggles sa ginamuhin ka nun, ayaw ka yung seryoso ha. Yan naman, kabalog ka. Kaling ako ginamuhi, mura ni pelikula, no? Mura ni siya ka ng Metro, sana? Metro Film Fest, no, na doon. Yan naman, kabalog ka. At tagalog na pelikula, kabalog ka sa hindi nga naman. No? Kung hindi mamatay ang bida, magkaroon siya ba kung kuya sa sunod tumoy. Kung hindi mamatay ang bida, o, oh, tanan niya kontra bida, mapatay niya. Inunana yung ginamuhi. Tanan kontra bida sa yung ginamuhi, hawaon sa Ginoo. Yan lang ba? Inunan, yung gusto kayo, ako mo lang kontra bida. E mapatay ka, kasi ito may hawaon. No, kayo yung pagkontrabida sa iba, pamilya. No? Kaya kung ikaw ang asawa, kung ikaw ang pala na kontrabida ka, ay mapatay ko ka. Kaya para kaya niya sa tanan, binibira niya sa mga binili ng kot. We have to understand, no, na every soul money, we will surely try. Mudaog kita. Ingay mo katapan, mudaog na hindi. Ingon ko ito, tapat niyo mo nga. Sige tayo, ang luto. Salamat ha. Mamunti niya nila ko ni Mula o Gideo. Yung pasta ko, inundan ni Noon. Chapter 5 of verse John emphasizes the believer's ability. Teka, the believer's ability to overcome the world. Sa ato pa, mga believer has the ability, God-given ability, to overcome the world. Ito dapat bahay. Na yung magmahal mo, hindi yung bahayo. No? Isus mo kayo, hindi yung magpastor kayo. Isus kayo, pero mga na, diba? Yung masakit ang anak. Huwag pagkali kayo yan. Nagunawa na ito masakit ang anak. Kapag sa doon kaayaw eh. Ano ba di ba pwede nga makawiyan basta? Lahat ang mga fears mo. The fear of the unknown. Kasi wala pa nga isang nita ko, mahalo ka ta. Yung ba? Na yung ba, mahalo mo ako ang presensya. Ano ba yun? Ano naman? Hey, kasi kung nilidrive na mo, kapangga ko niya, kapangga na matay. Praise you, pagkakit po. Ay, hindi lang po ang presensya eh. Wala pa nga niya ang presensya na praise you na kasi kung muna-una. At once, baka ngayon. Those are the things in the future that we fear the most. And we commit the fear of the unknown. Pero ikaw na Ginoo, you will overcome. Kanapin ang pinamunitan. Kagawa ng meeting is a Christian girls. No, Tim Russell, Tim Potasio, ng meeting ito sa pangkinalagay din siya pa sa Ginoo ka. Only pwede buhato pagkailita dito. Oh, nating mga fears, diba? Kasi pinagulangin, may nating. Pero excited din ka naman. Mula mo lang kami niyo ko. Ito muna, pag-inyo na mga full-time niya ko, ang ato manawas kaya ito muna, hallelujah, praise the Lord kayo. Hindi yun magkakuhin kasawa. Muna na, ang ato ko, pag-inyo na ko, lagi din ako buwasa. O, taniwan kayo ko. Kaya kung bang puwasa ko, na ng first fasting, magkawa na mga ako. So, kaya kung sa tulad. Kasi kung puwasa na ko, Lord. One day, ang akong ninong karoon, si Vigil Tati Pascalinas, ingon siya sa ako, di man inibre there? Kasi ikaw, nakalagay mo ko kasi noo. Pakulitaw ka, ang provision sa Ginoo, pakulitaw. Medyo na kuya nulo. Alas na. Pero kung mag-inyo na kape, ang provision mo sa Ginoo sa mga pangangang.
meaning of God. Ano ba? Ihalang na nila ang mga pako? Pwede na. Kung nangalaga ka sa Ginoo, hilong tayo. Marag na ito matuunan. Ayaw pagpatakat reading of scripture in the Bible na disconnected ka sa Ginoo because you will not receive what you expected. Importante, no? Na connected ka sa Ginoo. Nga naman, ikon man siya din, he who has the Son, he who is the child of God, will definitely overcome the world. Sa ato pa, sa ato tangan na anak sa Ginoo ni Jesus, sa room na ni, walay imposible kanato. Amen ba? Kung sa pala mong pinaunaw na, mag-start yung business, pastor, mag-start yung inunan yung inana, basta kay na may basta sa Ginoo na, you will surely succeed in the faith. Basta kay na kamot sa Ginoo niya, you will surely succeed. Whatever struggle, along the way, ay mong experience, normal mga minuto. Along the way, ay mong experience, normal mga minuto. Overcomes the world. Amen. And ingay mo ang kagalingon, I am the child of God. Kailangan din ko na i-declare ang kapasin ko kakabalo. Ano sa mga gagawin? Ay, sila sila ba lang? Grabe ka po si teacher ngayon mo, pag-awagod mo na, nakalagay ko na eh. Si teacher siya, grabe kayo na nakulit pa. Isang tulog pa ka, nag-text na. Oo. O, nakalagay ko, grabe na lang, ang buka niyo, nakalagay ko eh. Kaya anak ka sa Ginoo. Amen ba? Palagpakan na itong Ginoo. Chapter 5 emphasizes the believer's ability to overcome the world. 1 John 5:1-5. Ito ang ibasa kanina. And John gives testimony regarding Jesus as the Son of God. This passage also reassures believers, telling them they can know they have eternal life in Jesus. Now the question is this. How, knowing that we are children of God, knowing na anak ka sa Ginoo, kung saan ba na makaka-overcome ka sa kalibutan, kung saan ba na makaka-overcome ka sa evil influence of this world, paano? Given na na. Kabalo na ko, okay. Tagaan ko ability sa Ginoo overcome. Pero how? Paano yung process? What is the process? Ito yun. How do we conquer the world? Number one, believers love for God. Pag ikaw na ikugma sa Ginoo, that's the first step that you can overcome the world. Parihan ako na kinikahan. Kung mahal din mo imong anak, maningkaon yun ka isa kung sa imong buhaton para makaiskwila sila. Makakaon sila basic needs. Makakaon sila, makaiskwila sila. Ang papa, o, kanag-iyahang mga gamit tugay na kaayo. Walang itsari pa rin ba kung ano man para mapalitan lang yan gamit yan mga anak na nasperla. Sa tangan kinikanan, can you say amen to that? Diba? Pag sugod pa lang sa niya kaanak, gusto pa lang ang busunod sa iyang rin. Karoon lima na na siya. Kay lima naman sila na anak. Wala niyo rin yung bato. Willing mo sakripisyo. No? Para lang. Katawa sa siya. Tara. Tinuha ka ba? Diba? Nakapag ko ang mga amahan. Ganahin sila na sa dito. Kaya nasasunod ito ang mga dagay ko susunod. Ergol. Ergontinuous ba? O ganahin ako sa tsoto na, pero na ito ang papa, hindi ko na ganahan. Ilan ang itibig ng kwarta para makapanin ko school supply sa ilang anak. Hirong tayo mga hiyala. Hindi sa the world for the world na po, ang tanang mga patanon, arang hirong mo.
Para sila ka. Baga naman yung mga salitain na namin. Papamahalin mo ang gusto ng tao. You will look at the same. To make that person happy. Muna ang atong Ginoo, ibuhat niya ang tanan, bisan sa cross, nagpalansang siya, in order for us to have a wonderful life. Muna, hindi na tusitan ang atong panahon. Hindi na tusitan ang atong ginabuhi. Tungkol kayo ka ng atong ginabuhi. Muna, dito rin naman siya Ginoon. No, nabi kayo ba rin siya, lamingan niya rin dito rin. Di ba? So, sa amang to, ang namin, hindi na pagkakot ka na libre. Pero sa tiyan nila, kanay hindi ka wag na libre, hindi na libre. Na ay nagbayad ka na. Kanyang ginamuhin na to, our government, it is a free gift, yes. But, to some people, to make it clear to all of us today, it is not actually free. Because Jesus paid everything at the cross. Amen. Kaya pag tayo nagbago, pag tayo pumili, no? Nabumalik sa kasalanan, tama yung sinabi ni Sir Tumani, parang ipinalik mo si Jesus sa cross, ipinago mo muli si Jesus sa cross, and that cannot be according to the scripture. Because only once Jesus will die at the cross, you cannot put him back at the cross. Muna importante, ato yung sayang na anak ko sa Ginoo, kung anak ko sa Ginoo, magtanong kayo ko. Hindi mo dapat, anak ka pa ka sa Ginoo? Ha? Hindi sinipuloy lang ang anak sa Ginoo. Daghan pa. Kitanta ng anak sa Ginoo. Amen ba? Kung yan, wala yung anak din sa gawas, kitang tanang anak yun sa Ginoo. Amen ba? Musulun lang sa tinig na nangyong tapat, bisag hindi ka ng sabita ka ba yung anak, wala na kay mahimo, kay iksoon yun ang nimo. Liliya, liliya. Hindi ko kailangan na masulik, eh, bakit kayo manamit ko? Oh. Ang blouse, pink, ang banda o rings, ang sapatos kay Bayunet, kay Huyang Tinagin. Iyon ka lang yung nasa kanoy ka ito, yung siya ko tulungan na mo. Ikso, higala, pag-practice na. Kaya ka naman din ako ganahan na rin sa yuta, pag-abot sa langit mo na yung permanent seatbelt. Dili pa lang sa yuta, praktisa na lahat. Ay, sa kinulala pa na si Brother Juan, ako pinalawa ko kay Isoon lang ng si Ginoo. Sa pamilya, walang nagperfecto. Sa pamilya, ako Isoon na pala utang, nabayad na naman. Diba? Pero ako sa pamilya, hindi pa rin muna ko itiilisa niya ang apelido. Iman ko hindi. Pagkatawan ng Juanes na ina, mayabag na na siya, rubuta na siya, Juanes na Isoon na rin mo. Wala kayo mahimo eh. Tingnan mo kapo, wala na kayo mahimo. So, wala na. Believers love for God. Ano ba dapat din mo na sila? Isa din kayo ganahan? Ano ba? Tungkol kayo, ay kukuha ko sa Ginoo. Kung niya ikaw ay anak mo sa Ginoo, hindi mo sa Ginoo ba na natin? Pakis na siya. Parehan ng money movers. Gusto mga money movers. Patas mga money movers. Yun. Palapakan natin yung mga money movers. Kaya yung mga money movers, kaya dahil mo rin sila ginagiyan. Oo, oh, yan. Yeah. Puri-puri yung nagkasubong na ako. Kaya basta sa mga sige lang eh. Kaya imo man na yung store. Diba? Kauman na sa money movers. Ah, lagi pastor eh. Hindi na rin sa sinawa ba? Hindi! You know? Ay, hindi ko rin sa hindi. Kumanagin rin siya sa iluwan at sa nung nakataroon na si Miguel, sa iluwan ko yung kaugan ko yung mga sa hindi. Bisa mo pagkawilaan mo, I learned this. Many have hated me.
Diyos, inalita niya sa Senator Manny. Sa diyan sa ipo siya na. Pero pastor yan ako. Ina niya na siya. Go. Masaya kami na ako pa niya. I saw him our picture in Yolanda. Yan ako picture niyo sa. Sabi niya, ganun lang yan, pastor. Para ang pamilya. Kami ni Manny, nagkaaway kami. Pero hindi yung magpagkaila. Si Manny ang anak ni Ito. At sinabi rin ni Sen, he is not just my brother, he is like my father. Governor John Sisson. After the election, may antusas sa balay dito sa Horse Park. Ganyan siya sa mga eksorya. Pasikita pa sa ulo, lupan na yung mali. Maulawang ka dito sa iyong hihimo. Ganyan siya. Try na lang ako. Kasi ayaw ko mamatay na hindi kami magkausap ni mali. Maisis na lang yung buhay ko sa mundo. He is like my son. Alam ko siya. Kahit wala ko naman ko kasi. Isa kapila na si Fray Loran, he will always accept me as a friend. Dawat siya dito, welcome siya, nagpakaon. Sa Jensa, yan tungkol siya. Ngayon ba dito, si Pangan siya, Woo! What want you to go? Pero kami, siyempre, we're together during that time. Kung gaganon eh, masama niyo na tama kay Sen, panam sa Yolanda, na freeze, tanang wata ni Mahi. I was there, 2013. Nagpahiram si Javi of the record of the ng 25 million para malayon namin sa Yolanda. And he used his own private plane. I was one of the 32 members inside the plane na inuban sa Yolanda. So walang magayala sa ilang relasyon. They will be angry at something. But sa nakaila, he helped a lot. Mona sa pamilya na ito. Bisa kung sa kanya ito ang ilan, ayaw ko rin din na pamilya ta. Nga taga-tuwel, family ka. Mahimong hindi na mag-ayuso. Mahimong ako ba sa inyo na ikanahan ko kay si Pastor Joker. Mona nila yung kahimutan na nakakalit. Ako ba ko ganahan sa President Worship, mga kahulang President Worship, muli rin. Pero ayaw ka rin hindi, pamilya na. Pag naan ang tapusin mo, hindi na mo kaya mapulog na mahibig na ikaw na ay dahil ang problema. Because we belong to a family. That's the family of God. Hindi mo kung nakikita, hindi mo nakikita ng mga leaders ko rin. Pero I can assure you, our hearts goes with this family. Mga importante masaya na nato na ang atong mamahan o salam. Ang atong mamahan sa langit o salam. Kung ang atong mamahan nagpalipayon kaya nagkahiusan na, no? Nagkatapog na. Kung malipayon ng mata, gano'n na siya malipayon. Karoon ka rin sa sabisyo ng inyong ihimo na gina patungan na lumingo niyo ng kasipa, niya karoon na kalita mo sa balista. Ngayon? So, hindi ba sa turista ka? Karong ang lawa, natapos ang atong pagka sa balista. Tumingin ko na ito sa World War. No? Ako naginig ko ang pangalan, mga simba ang man, ang gusto mong simba. Because we are the family. Kaya ko yung nanang simba sa balo. Di ba? Pero para na ang tanang, hindi makikinan sa pag-preparar, sa pag-umbuti, o sa Pasko, atong i-advance for the benefit of everybody. Because we love God. And yun din na God, pagpana ng mga. Muna, ang pag-upig sa Ginoo, hindi rin iso. Naraman, ang kukon din na nito lang na because we love God. Mag-iso sa tao sa mag-isip sa tao. Pag-iisyo sa tao sa atong brothers and sisters in the church. Pero alam mo kung tayo yung common denominator. And the common denominator is we love God.
alam mo mula sa sino kailangan mo pasahin ng kapatid. May hindi nila talaga yung sumpa, may hindi talaga yung sumpa. Kasi ito wala siya. Ayaw ko balon sa 2023. O pangos na balon. Anong pangos man? No? Because all these things, unforgiveness, hatred, discord, anger, all these things, instincts in the eyes of God. Narimahok na siya. Muna ako na hindi sa 2023. Tanong hindi kayo ang pasay doon, kamunta ka, ato na lang pasay doon. Amen ba? Hindi na din. Hindi mo na tapat, pagpasay doon na. Ako, i-release na na. Pagpapalilisan mo ka. Kamaroon ka na nung nanay mga dinis yung pinamuhin, kaya na ako kayo wala, i-release na Diyos nyo. And that includes unforgiveness. That includes hatred. Kalakot, kahitutot, kapumot. Karokan lawa, inaikalis ka to resign as the president of the KKK. Kalakot, kahitutot, kapumot. Kung yakin mo pagka presidente ko sa pagka Marites, ibigay naman na sa kahitutot. Now, I resign officially as the president of the Marites Group. Oh, diba? Let's start a new life. Let's start an exciting and amazing life in 2023. Amen ba? Number two, not just your love for God, but believers' faith in God. Ano pa ko? Si Jean Gregorina, nakaka-mention, no? Na wala po kami po relasyon sa Gino ato, pero nag-study lang po niya. That is it. Hindi mo tayo na nakalala mo relasyon sa Gino, pero nag-study kita sa Gino. Mula ni sa Tuseno, struggle mo, simba kita, mabing kita kahit mong ganoon. Kaya nag-study kita sa Gino. Our faith matters most. Because without faith, it's impossible to please God. Hindi mo mapahimayang ino kung wala kay pagtuo kanya. Importante nga yung pagtuo. Tugyan din mo pagtuo, buhay mo, giya kanin mo, say mo ang pagsunod sa sino. If you don't have faith, it's impossible for you to obey His commands. Ano malam niya pagtuo? And for example, in the area of tithing and offerings, in giving, if you don't have faith, you will not give. Kapag ano na lahat ka, tungkol kayo nagpuhuga na ang tao na generous diha sa mga pabahon sa Ginoo will always be blessed. You always believe in faith. Nagpuhuga panalangin ng Diyos Ginoo. O tungin mo na po ni Dr. Hines, kanya itong mga plano, antot kayo sa paraingon, ingon na po ito, takunin na budget, pero let's believe God to do His part. Let's believe God to provide. Because what we are dealing with are people who doesn't believe in God, but now it's time to believe that Jesus is Lord over their lives. And that's something. We have the faith of the Lord. Kaya yung pamilya, no? Pagsusunod nila ni Brian Oswila sa pinayon ko muna, inunaw sa iyo na, tapangay tayo, let's drink. No? Ano bang mag-ibo sa taas sa amin? Wala ko'y kaya na ang pinayon. Diba? Isa na mag-pronounce na mag-isip na ito. Ati mo na mag-atin niyo na. Asas mo na, atin niyo. O, diba? Pero, ako lang ipiyong ka. Pag pirma na ako sa kontrata sa ninyo, nagpiyong ko na ninyo ko, tamangin ako. Lo and yo, the Lord sent somebody to help me to pay all the tuition fees of Christ.
kailan na lang. Imposible yun, di ba? Pero kapag kailangan kayo ba ito, ang imposible, mahimong posible tungkol sa imong pagtuo. Amen. Para naman na ito, Ginoon. Kamu na ang mga college students, don't depend on your own income because your income will not go. Will not leave you. But God will never leave you. He is faithful. Ingay mo, mga anak, makahukman niya mo ka sa sila na. Isa na naman ang mga anak, pero, no, grabe ko sa kinuha sa iyanas ni Sasi. E gusto ka, kung nangyayari mo ang mga gusto, pag-iisip niya ka, hindi mo gusto mapagamana na, mapastor na, kung gusto sa pila niya, thousands, hundreds of thousands niya, pagamana, mapastor na niya, mapastor na niya karoon, hindi mo naman tayo gusto. Para ba tayo gusto? Wala mo isipin mo sa mga. Kita, bilang tayo ang hindihan, galing tamo at tayo, makapahay ang hindihan. Buhat ang nito ka na para makapasigay lahat ang mga anak. Amen ba? This is the kingdom of God. Pag nakita sa inyo ang atong pagtuo, no? Taniwala para itong bata sa kusikwa. Ingo ng bata, ingo siya mumula ng umma. Sa kataghan sa tao, siya lang ang dalagpay. In the midst of famine, in the midst of drought, bilang ang mulan mo rin ulan, yan to siya sa kusin, naglalaro pa yun. Ikatawan siya sa tangan. Pag-iingon na lang yan, Papa, tomorrow, the Lord will still reign in His land. Ako siya sa kusin, naglalaro siya pa yun. Pagbunda sa ulan, siya lang ang wala ako. Ingo ng mga tao, lumulawang ng pagtuo. Ano siya? Ito ang pinag-anhati mo. Isa, di ba, ingo naman ang sikikil na umakagulan. Ito ko lang sa sikikil. O nanggalan ko tayo. Ito na, kaya rin ang sikikil. Isa ko, ako ng papa. Busta isa ko isa mong papa, yan ang buhat ko. O kung siya pa yun, kung papasino, inahatag ang sino, o nanggalan ko tayo. Di ba tanawa? O mas, puno mo, puno mo. Have the faith of that son. Have the faith of that son. Kapag naman ano? Kailan mo siya papa. Kung yan nasa pagtuo siya papa. Ano yan kung papa lang kasi si sino? Ikaw, ang inyong mamahal sa langit, kailan ka. Kung kung sa iyo mong Panginoon gano'n, iyang i-provide sa iyo ang pinamuhin. Palapakan na ng Panginoon. Last, believers demonstration of God's love for others. Importante din. Kanina, believers love for God. Believers faith in God. Ang ikatulo, believers demonstration of God's love for others. Ano ang kanyang pinaparin? Kinahanglan, ang kukma na ito na-receive ng Jesus, mawag ang kukma na itong i-demonstrate sa itong mga kahita. Bisan sa hiling kahita. No? Kaya ang kukma sa ino, wala i-create. Ang kukma sa ino, available ni bisan, insa. There are two major ideas in John, in 1 John 5, 1 to 5. First, initially, John repeats the idea that love, as a commandment from God, is a necessary action by believers. Showing love to others is how we demonstrate that we are born of God. Pag napakita ka kumas, magkakao ka wala pa rin kasi sa ino, then makaila sila na alam ka sa ino. Liwag ka sa pagpapa. Inay mong katapan. Ikaw, liwan ko ka sa sino. Wow. Pag ikaw ang pala,
Kunyang mas patuloy na lang iinit ang ulo sa iyo ang asawa, hindi na dahil siya. Ikaw, liwanag ka sa Ginoo. Di ba, makala na ba? Ikaw kung nasawa, kapag sakot na yung pana, hindi na dahil yung pana. Uy, liwanag ka sa Ginoo. Pag minula na siya, ay, atrapin ang Ginoo, kasi labot tre. Oops! Alakan mo naman yung iliwan ka sa yawa. Mamatay mo nating papa. Karoon, iliwan ka mga kasino. Iyan ba? Sa iyan na ako paunan sa mas patutun. Iyan na siya na, iliwan ka sa sino. Unang ka. Kaya wala may inong mas patutun. First, in this John repeats the idea that love as a commandment from God is necessary action by believers. Showing love to others is how we demonstrate that we are born of God. Second, John explained that those who have faith in Christ can overcome worldly sins and temptations. We can overcome temptations. Why? Because God gave us the ability to say no to every temptation. Victory for a Christian is through faith in Christ who has already defeated these powers of darkness. Now, as we're to start our kalungan, tungkol kay, he overcome us in you ang kalimutan. The evil of this world has been defeated on the cross. Muna, we are living for victory, but we are living from victory at the cross. To fail is just an option, but to succeed in life well done is the sure foundation of every believer in Christ. Tanan anak sa inyong karampong tayo. With confidence ko ay mo, ayaw ko lang, kaya inyong kalungan, halaw na. Ang inyong breakthrough is on its way. Ayaw lang yung pag-iba. Ayaw lang yung punta. Ang una tayo. Pag-ibang ka, that's the only time that you lose. Because you are more than numbers in Christ Jesus. In closing, I would like to say this. Before 2022 will finally end, always remember that Jesus has unfinished work in your life. Unfinished work. Kaya hindi matapos ang Diyos ito. Meron at meron siyang gagawin, patuloy na gagawin sa buhay mo for 2023. Are you excited? Yeah. Excited? Inyong mga scripture, no? He will continue to finish it in 2023. What he has started and still unfinished in 2022, God will continue to finish it in 2023. Amen! Ang mga yuta na dapat mahalin, mahalin na sa 2023. Hallelujah! Ang mga blessings na dapat malawakan na naunod sa 2022, marilis na sa 2023. Amen ba? Wow! Philippians 1:6. Punta ka na itong text para nilita ng mga kulto. Maisyo na po. Philippians 1:6. And I am certain, Paul said, and I am certain that God who began the good work within you, within us today, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Unsa isugdan sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang inyong andam na matapos niya na with a big bang in 2023. The best is yet to come. Happiest New Year, the word for everyone, family.
Happy New Year!